Kumusta mga katroops? Nagbabalik Eska TV Buhay Probinsya. Magandang umaga sa lahat. Andito tayo sa dirty kitchen namin sa likod ng bahay para po gumawa ng painuming tubig para sa mga alagang aso. Para po sa inyo nagtatanong, ayaw uminom ng mga alagang aso ng tubig. Okay, so ito po yung gagawin nyo. Samahan nyo ako sa buong proseso. Meron kayong matutunan dito. Let's go! So, ayan na yan mga katroops. Alam nyo mga katroops, usually, no, lalong-lalo na sa mga syudad, dry foods talaga ang nakakain ng mga alagang aso dahil nga through feeds, no, yung mga dog food. Naglalagay ng inuming tubig o painumin dun sa mga lagayan. Hindi naman po talaga tayo sigurado kung gaano karami umiinom yung mga alagang aso natin. So, importante po talaga na makakainom ng sapat na tubig yung mga alagang aso natin. Lalo na kung mainit yung panahon. Okay? Huwag po tayong aasa sa faucet water lang or tap water. O kung di naman kayo gumagamit niyan, gumagamit kayo ng mga distilled mineral o nasa bottled water para sa mga alagang aso nyo. Pag umabot po sa punto na hindi umiinom ng tubig yung alagang aso nyo, kahit anong gawin nyo, hindi nyo po mapapainom yan, kahit anong klaseng tubig pa yan. Okay? Ang isa pong paraan, tanging paraan na subok ko base sa karanasan ko sa pag-alaga ng aso sa mahabang panahon, ay gumawa po ng ganito, yung maglaga ng manok, maglaga ng atay, ilaga yung isda. Okay? Mainam po sa kanila yan. Mark my word, napaka-effective po nito. Kahit po masama yung digestion nila, meron silang nararamdaman, ihigop po sila rito. Okay? Ang gagawin nyo lang is maglalagay lang po kayo ng tanlad, makakatulong kasi sa kanila yan, sa mga nararamdaman nila. Luya, tapos sibuyas na yung spring onion, yung sibuyas dahon. Okay, kagaya nito. Okay, huwag nyo nang lagyan ng MSG. Maglagay lang kayo ng konti, onting-onting asin. Okay, depende po sa dami ng sabaw o tubig na nilalagay nyo. Okay? Yan po, meron na kayong pang-ulam sa kanila. Meron pa kayong painuming tubig. Okay? Hindi nyo na kailangang kumuha pa sa faucet o yung mga tap water. Kasi yan po, magsisilbi na po nilang tubig na po nila yan. Ay kung ganyan lagi ang routine o twice a week o thrice a week yung ginagawa nyo, maganda po talaga ang magiging kalusugan o katawan ng mga alagang aso nyo. Okay? Hindi lang po dun sa painuman, lalagyan nyo lang ng tubig, huwag po puro ganon. Okay? Pwede po kayong gumawa ng ganito. Hindi lang po chicken, ito kasi chicken. Yung ginawa ko, nagkatay ako ng manok. Pwede po kayong bumili ng isda. Gaya nung nasa video ko, yung nauna, sabi ko sa inyo, papakita ko. So ito po, kagaya nito, meron po natira. Ito, ngayong umaga, ito na lang po yung natira. Ayan, andyan na sila. Nakaabang na po yung dalawa. Okay? Gising na po yung dalawa. Nag-aabang na po ng kanilang iinoming tubig. Okay? Meron pong isa o dalawang pirasong laman na lang yan po. Kasi, wala na pong problema yan. Kasi, meron na po tayong painuming tubig para sa kanila. Okay? So, yan po ang importante, makainom po na madaming tubig yung mga alagang aso natin. Huwag lang po tayo aasa sa faucet o tap water. Pwede nyo pong gawin yan. Basta huwag lang pong lalagyan ng MSG. Okay? Maraming salamat mga katroops sa pagsama sa video. Please don't forget to subscribe, click the bell, like, and share.